Okay. Okay. Thank you, thank you. Ayan. Ako nga pala si Ramon Bautista. Ayan. So, salamat yun sa Bayton. Salamat sa pagiging nandito. Salamat sa pagstay. Maski na yung mga ibang speakers na mas may kabuluhan. Tapos na. Alam ko, gutom na kayo. Gusto na umuwi at mag-Dota o kaya mag-Facebook. Ayan, ano. Okay. So, ito yung pag-uusapan natin. So, easy ka lang, kaya mo yan, based sa mga payo ni Jun Sabayton na sinasabi niya, Tol, magiging okay lang ang lahat. So, dapat mag-relax lang tayo at huwag masyadong kabahan. Kasi ako mismo, hindi ako sanay maging nasa harap ng maraming tao, nakatingin sa akin na gano'n. Iniisip ko na lang yung mga ilong nyo, nasa noo nyo. Tapos, nagiging mas confident na ako ng konti. Ayun, kasi syempre, nung high school ako, sobrang mahihain ako, nerd ako, parang katulad ni Sir kanina na anino daw siya na naglalakad. Pangalan niya ulit, Sir? Ayun, si Sir Jinggoy. Jinggoy? Basta si Sir kanina yung... Yung manunulat kanina, yung poet. So ako, talagang ano, mahihain kami, hindi kami nagsasalita, hindi kami nagre-recite. Tapos, para maging nasa harap ng maraming tao, bilang ginagawa ko to every day. So, malaking effort na, yes, kaya ko to. Ayan, gaganon ako. No? So, ayan, ano? Ito yung ginagawa ko ngayon. Nagfi-feeling pogi. Mabait lang ako tignan. In English, I'm just good looking. Ayan. May mga meme na ganyan. Pinapauso namin yung hashtag na like a pogi. Kung may like a boss, kami naman, like a pogi. Parang pogi. Para, pwede na. Basta ganun. Ayan, ano? So, nagsimula ako dati. Yung mga roles ko, parang ganyan, taong grasa, tubero, mga ano, sirena, mga diwata ng tissue, kung ano-ano pinapagawa sa amin ni R.A. Rivera. So, noon, ilang yung mga roles na ginagawa, masaya-masaya na kami kasi pag napapanood namin yung mga pagmumukha namin ni Jun sa TV o kaya sa mga short films, natutuwa na kami kasi sinasabi lang sa barkada namin, kaya tingnan mo gagawin ko dyan, tingnan mo gagawin ko dyan. Ayun, okay na kami doon. Yung unang role ko dati nung high school ako, class presentation ng No Limit Anghere, ang role ko doon. Hindi ako si ano, si sino yung bida doon? Sorry. Easy, siyempre. Ayun. Ang role ko doon, sundalong Pilipino lang. Na ang role, tatakbo at babarilin ng mga Espanyol. Tapos, siyempre, ine-edit yun di ba? Nung pagkatalikod kong gano'n, nakatalikod pa ako, binaril ako. Siyempre, winorkshop ko pa sa bahay yung pagdapa, di ba? Nanood pa ako ng mga pelikula ni Robert De Niro, tapos dadapa lang ako gano'n sa damuhan. Tapos, tuwan-tuwa na ako doon kahit nakatalikod lang ako. So, siyempre, tingnan mo naman ngayon, nasa Esquire Magazine, lumalabas ako, na-invite ako sa TEDx, ganyan, para magkwento ng konti. Lumalabas ako sa mga commercial ng mga alak, ganyan. Saka nagbebenta ako ng kung ano-anong produkto. Ayan. So, yun yung ano. Ngayon, siyempre, ano na ako, boy next door roles, medyo, ano na ako, heartthrob, boy next door material, ganon. Ayun. So, ito, paghahanda lang para, hindi naman sa iniisip ko, pangarap nyo maging ako, no? Pero yun, para sa kahit anong gawin, ready, aim, fire. So, dapat magiging prepared tayo bago tayo magkaroon ng goals. Dapat pinaplano natin kung paano pumunta dyan. Okay? Kasi nga, may kasabihan, failure to prepare is preparation for failure. Yan, ano? So, yun, kikilalanin muna natin yung sarili natin, alamin natin, sino ba ako? Ano ba yung mga gusto ko sa buhay? May choice ba ako kaya ako ginagawa to? Halimbawa, pagka, halimbawa, graded recitation, kailangan mo mag-recite. Pagka hindi ka nag-recite, babagsak ka. So, wala kang choice. Magre-recite ka talaga. Therefore, mag-review ka. Tapos, pagka nag-recite ka, siguruhin mong alam na alam mo yung sinasabi mo. Or at least, mukhang alam mo yung sinasabi mo sa pagsabi na ganun-ganun ka o kaya magsalita ka ng mabilis. Tapos, diretso ka tumingin sa mata ng teacher mo. Yan. Okay. So, ano ang mga kaya kong gawin? Ano ang mga hindi ko kayang gawin? Siyempre, pagka mga hindi mo kayang gawin, huwag mo nang ipilit gawin. Alimbawa, noong unang panahon, nag-shoot kami, bakit hindi ka crush ng crush mo? Sinapili ko lang yung maliit kong libro na starring Kim Chu, Sian Lim. Napanood niya ba yun? Si Kim Chu, nasa likod.
umiiyak yung patak ng luha niya dito sa kaliwang pisngi kasi yung camera nandun eh. Siyempre, alam niya kung saan papalandingin yung iyak. Doon ako sa rearview mirror, nakikita ko, galing Kim Chu. Cut! Ganda, beautiful. Ganda, one take lang. Tapos, siyempre, lapit ako doon sa producer, galing, ma'am, galing ni Kim Chu. Oh. Galing. Sabi ko, paano niya nagagawa yun? Ay, siyempre, ano, dinidismiss niya, parang, ba't naman nagtatanong? Magaling talaga yan. Tapos, siyempre, marami ng hugot yan, marami ng workshop yan, tapos, ano, tsaka praktisado na, ganun. Sabi ko, ma'am, ako kaya? Kaya ko kaya yung ginawa niya? Yung producer, tumingin? Yung pagilid yung titig, ganyan, ano? Alam mo, Ramon, wag ka na. Ganun, ano? Kasi yung mukha ko daw, pagka nag-e-emote, tsaka tumatawa, parang constipated. Iisa lang ang itsura. So, may mga taong pang-iyak, may mga taong pang-waki-waki lang, gano'n. Alam ba, yung mga pagmumukha namin ni Jun sa Baiton, ganyan. So, yun yung mga roles namin. So, kung hindi mo kaya, okay, wag ipilit. Tapos, aalamin mo yung mga limitations mo lang. Tapos, uulitin mo yung tanong, kung hindi ako nag-e-enjoy dito, paano ko gagawing enjoyable to? Ayan, so kikilala nyo rin yung audience nyo. So, hindi lang bilang audience na magiging kausap, katulad nitong nasa harap. Yung audience, pwede rin sabihin natin yung mga teacher nyo, audience nyo rin yan, yung mga classmates nyo. Pag nagtrabaho kayo, yung mga kliyente nyo, kaya yung mga boss nyo, aalamin nyo sila. So, makikinig kayo sa kanya. Tungkol yan sa bigger picture, kung ano yung kailangan ma-accomplish. Pareho ba kayo ng gustong mangyari? Tsaka ano yung expectations nila? Tsaka yung ano yung mga inaasahan yung mangyari? Halimbawa, pag nanliligaw, ganyan din. Yung mga mami nang nililigawan natin, yan ang mga audience natin. Pag pupunta ka sa mga bahay nila, dapat siguro pa half-rice ka lang. Di ba? Siyempre, makasabihin nila, grabe si Bautista, lakas lumamon ha. First time pa lang dito, parang hindi ko makain sa bahay nila. At eto pa, pupurihin mo yung kurtina nila. Oo, oh, wala kang alam sa kurtina. Pero siyempre, di ba? Tita, ganda ng kurtina nyo, floral ha. Ganun. Kung hindi yung kurtina, yung sopa. Kasi mga tita, di ba? Yung mga ano nila, yung mga centerpiece ng mga buhay nila. Tita, yung sopa nyo. Parang ganyan. So sa madaling salita, don't be yourself. Ganon. Kasi yung pag nag-be yourself ka, hindi ka nila magugustuhan. Okay. So yun, ano? Meron ka dapat na paninindigan. Kung ano yung karakter mo, magigsistik ka doon, tapos kung ano ka talaga, yun na yun. So yung packaging, brand equity, language, character, yung mga awareness sa iyo, mga tao. Ayan. Sabi nga ng mga tindahan, ng mga restaurant, sell the sizzle, not the steak. Ayun. Tama ba yun, sir? Tama yun, ano? Tulad ni, ano, Sir Sherwin. Di ba yung mga itlog, ganon, sa picture pa lang, mukha nang masarap, di ba? So, hindi pa natin natitikman, pero mukha nang masarap. Mapapatikim tayo nung ano, yung scrambled egg, di ba? So, pag ginawa natin sa bahay, hindi natin alam na baka hindi masarap pag tayo gumawa. Baka siya lang, di ba? Scrambled eggs. Ano yan? Sa madaling salita, gegs. Balik, yung eggs. Scramble mo, gigs. Ayos ba? Stand-up comedian ako eh. Pangarap ko maging ganyan eh. Kilig management. Okay. May mga iba pa-fall. Yung mga iba madaling kiligin at dapat minamanage natin yung kilig natin. Kailan tayo may in love? Saan? Kanino? Ayan, dapat ma-manage natin sa sarili natin na dapat kontrolado natin yung kilig natin. Kung may kailangan ng trabaho, gawin muna natin homework natin bago tayo kiligin. Pero syempre, isa pa, yung effect natin sa mga tao, i-assure natin yung lahat. Pag nag-internet tayo, may follow through sa mga videos na ginagawa natin. Tapos kung meron tayong mali, mag-a-adjust tayo ng konti. Tapos, mag-maintain tayo ng consistency at magre-realign ng goals. I-reinvent din natin sarili natin. Tulad nga ng ano na to, ng theme ngayon, rethink change. Kasi syempre, hindi ka lang pwedeng static. Nagbabago yung panahon. Dapat magbabago ka rin. I thank you. Hindi pa tapos. Ayan. So, yan, ano? So, magpandalo ng bitin. Tulad na sa, depende sa pagka-John Lloyd mo.
So ayan, ano? Whether you think you can or you cannot, you're right. So yun, mindset lahat yan. No? So itanim mo sa isip mo na pogi ka. Okay. Yung ano, sorry, medyo ano, pogi yung sinasabi ko kasi ako dapat yan. Pero sa girls, applicable din yan. Palitan nyo na lang yung salitang pogi ng maganda. Pero wag masyado, pagising mo sa umaga, sabihin mo sa sarili mo, ako, maharap ako sa salamin, etong mukhang to. Eto bang mukhang fine-friendzone? Thank you, sabay ton. Ayun, ano? So, pampataas lang ng confidence, tatandaan mo yung mga pinag-aralan mo, tsaka pinaghandaan mo, pinag-practisan mo. Dapat para maging confident ka, syempre, meron ka din dapat pinaghuhugutan kung saan ka magaling, ano mo yung parang ebidensya mo na kaya mo. Ganyan. Tapos meron akong tinatawag na reverse inspiration. Alam mo ano yung reverse inspiration? So sa classroom mo, pagpasok mong ganun, hahanapin mo. Sino dito mas pangit sa akin? Tapos pag may nakita ka na, ayun. Tapos lalo, ang okay doon, kasi minsan mas masaya sila sa'yo. Kung mas masaya sila sa akin at mas pangit sila, dapat mas masaya ako sa kanya. So yun. Secret ko lang yun. Siyempre mag sabihin, aha, ikaw ang reverse inspiration ko. Huwag mo gaganunin. Magpasalamat ka na lang sa kanya, ilibre mo siya ng recess o kaya lunch, ganun. Okay. No? So, ang kapugian ay isang multi-sensory experience, hindi lang siya physical. Kung hindi, may bango. Ano ba yung mga senses natin? Amoy, lasa. Maalat ako ha. Ganon. Pag maalat ka, hindi ka pogi. Ibig sabihin, pawis-pawis ka. Tapos yung pawis mo, pawis araw. Ganon kasi alat eh, di ba? So, smile at mag-eye contact. So, tititigan mo siya na ganon. Tulad nga sinabi ko, para mukhang alam na alam mo yung sinasabi mo. Kunyari, tumititiga sa kanya. Tsaka ako, syempre, nagtuturo ako sa UP, di ba? First day of classes, inaalam ko kagad kung sino yung mga nakikinig sa hindi. Nung nag-EMA ako, eto, sikreto ko na naman sa inyo. Pero huwag niyong gagawin sa mga teacher niyo. Sir, umayos kayo. Ang tawag dito, the science of the noddy. From the root word nod. Pag may ine-explain yung teacher niyo, gaganon kayo. Yung kunyari, kinig na kinig kayo. Okay. At yun yung nod. Nakakakuha yun. Automatic yun. 1.75. Yung advance na ganun, kung gusto mo 1.5, medyo metapik. Talino. Ang talino, ha? Gaganun. Kung gusto mo uno, eto na. Yung secret weapon. The advanced noddy. Gaganun ka. Grabe, notebook. Snapchat mo, padala mo sa mga friends mo. Ganyan. So, ayun, ano, magsasama ka din sa mga taong like-minded katulad mo. Mga kasing pareho na mga directions mo. Birds of the same feather flock together. Yun nga, mga like-minded na mga tao. Ako, sasama ako kay Jun sa Bayton para ano, kasi pareho kami mag-isip. Tsaka syempre, sinasamahan ko rin sila kasi mga mas pangit sila sa akin. So, tumalabas na mas pogi ako. Easy, dala ko lang. Maswabe yung bigote niya. Ayun. So, ang kapugian, may mga pinapanganak na gwapo. Pero, ang kapugian, napapractice yan. Yun, skill talaga siya. So, pwede mo siyang practicein, pwede ka maging mabait, pumapogi ka dyan. Tapos, yung mga ibang tao, natutuwa sa mga funny, ganyan. Tapos, ayun, panindigan mo, meron ka dapat mga advocacy. Tulad nga sa Miss Universe, di ba, may beauty with a purpose. Sabi nga, beauty and, ano yun? Confidently beautiful. Pero yun, beauty with a purpose, so gumaganon sila. So, iwasan mo rin maging mayabang kasi pagka mayabang, ano na yun? Bad yun. Ayun. So, walang mapapala ang walang kapal na muka. So, yun, ano? Kailangan mo maging confident. Ayusin mo yung communication skills mo. Tsaka dapat meron kang genuine interest dun sa subject. Halimbawa, sa pakikipag-usap, sa ginagawa mo. Pag hindi ka masaya sa ginagawa mo, baka mali yung napasukan mo. So, pwede ka naman ulit lumipat habang bata ka pa. Kahit matanda ka na, lipat ka.
So, Torbe man at mahihain, ipakita mo ay magaling din. May kilala kami, director, si R.A. Rivera, torpe at mahihain. Ayan, pero pagka gumawa na siya, biglang nagiging, wow, ang galing pala nitong tao na to, tahimik. Tapos, meron siya lagi positive attitude, lagi kahit na napipigil na siya, ginagawa pa rin niya yung ginagawa niya. So, okay din yon. At higit sa lahat, yung ability to inspire. Ayan, ano? So, syempre, kung confident ka na, tulungan mo rin yung ibang tao na maging confident din sa sarili nila. Magmahal ka na rin lang, totohanin mo na, no, yung hugot-hugot na ganyan pala akong sinulat dito. Ayan, ano? O, yun. So, nakakabobo magmahal. Yun lang ang point niyan. So, pag-ingatan natin. So, para siyang ano, use sparingly yung pag-ibig na yan. Gawin lang siyang inspiration. Dapat meron ka pa rin mga goals. And of course, it's a continuous process. Ang pag-reinvent sa sarili, tuloy-tuloy lang habang pabago ng pabago yung nangyayari sa lipunan. Dahan-dahan mong i-evolve yung sarili mo through the times. So, syempre, tumatanda ka. Minsan, pag nung bata ka, parang ang baduy mo pala. Nare-realize mo pagkatanda mo yun. Tapos marami kang bago natututunan na parang, ah, oo nga pala, tama si Mr. Philbert D. Art is not a competition. Gaganon, ano? Ayos ba? Nire-review ko yung mga napanood kong talk. No? Ang ganda pala sa eskolta, di ba? Ganon, ano? Kasi minsan, pagka lalakad ka dyan, yung cellphone mo, hapit-napit kang ganon. Dapat ilabas mo, ipang-shoot mo na ganon. Tapos hashtagan mo. Di ba? Ano yung hashtag ulit, sir? Ayun. Ayun. Ha? Visit eskolta. Selfie your escolta and take care of your phone. Ayan. So okay, sa madaling salita, humanda sa pagle-level up, mag-adapt sa change, at syempre mag-aral ng bago at i-review yung luma. Maswerte kayo at nasa mga schools kayo na magaganda, tapos meron kayong opportunity na makapunta sa mga talks na ganito. Nakikita niyo yung mga ibang speakers, tapos yung mga experiences nila na natutunan natin. I-share din natin yung mga bagay na ganyan. At higit sa lahat, with good looks comes great responsibility. Gamitin ang kagwapuhan para sa ikahunlad ng bayan, hindi panglilin lang sa kababaihan. And with that, lagi kong sineshare na laging maging grateful, mag-I love you please, at saka mag-thank you. Yeah. Maraming salamat po.